Pwede ang inyong Saudi Boy Cowboy at ngayon ay Biyernes, lalakad kami para kunin yung padala ng mga kapamilya ng ating mga kababayan. Yan si Francis. Si Martin. Pero ang sasama sa akin ay si Jemar at si Chris. Si Christian. Ingat-ingat po. Kami yayao na at para makuha namin yung mga pinadala. Sandali lang, brad. Mukhang may nakalimutan ako, ah. Medyo kun eh. Ayan na mga katribo. Kami lalakad na. Nahanapan ko na yung aking mata. Boys! Ano? Saan na yung isa? Tayo dito sa Ferrari ni Brad Romelo. Mga ikaman nyo, brother, lalaban nyo. Ay, ganun ba? Ayos. Ayan o, ayan yung ating kapatid. Madilim. Talagang ganyan. Hello guys! Shout out naman sa 100 viewers dyan! Kailangan natin ng seatbelt at 150 rin yan. Tingnan nyo naman yung ating driver eh, talagang nakagwantes pa. Yan, traps lang yan. At yan sila JMR, si Christian. Yan. Boy, ilalabas namin yung limpak-limpak na kwan. Ayuda. Ayuda. Yan ang masakit ngayon kasi sa halip na sila magpadala, sila pang pinadadalhan dito. Pero tama yon kasi may problema nga eh. Ibig sabihin, yung kanilang pamilya talagang nagmamalasakit. Sana nga matapos na itong problemang ito. Yan o, mga kababayan. Yan. Oho. Okay. Yan o, nasa pila kayo ng inyong Saudi Boy Cowboy para maglabas ng padala. Dito tayo sa balad. Yan. Ay ba? Pakistan, Kerala. Salam, salam. Di Kerala. Yan sila Jemar. Si hihintayin ako rito sa labas at ayaw magpapasok ng dala-dalawa doon sa loob. Okay, nag-update muna tayo ng ating pong ID sa padalahan kasi expired na pala. Tapos pumunta tayo sa receiving section. Yan po. Yes. Huh? Yes, already finished. Yes. Yes. At mula po doon sa receiving section ay inihanda yung form at binerify na rin sa computer yung padala. Dalawang pages yun kasi dalawa yung nagpadala. At inatasan tayo na pumunta doon sa opisina ng manager ng padalahan upang mapirmahan yung form para sa releasing ng padala na pera. Subalit doon na nangyari yung hindi ko inaasahan sapagkat nagkaroon ng problema doon sa manager's office. At ang sabi ng manager ay meron daw po akong problema doon sa Western Union. Kaya kailangan kong tawagan
at wala na silang magagawa. Pagkatapos na sinabi ng ganun ay pinunit na yung parte na napirmahan niya doon sa form. Kaya malaki ang ating pong kalungkutan sa nangyari. Hello, 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 hello! Kukuha na kita. Ito ang inyong Saudi Boy Cowboy. Magbibigay tayo ng update tungkol sa nangyari sa araw na ito, mga katribo. Meron naman. Meron na po yung mga ulam namin. Kahit kabiguan yung inabot namin sa araw na ito, tagumpay pa rin kasi okay. Sama-sama kami sa pagkain. Meron pa kaming sabaw. Oh, mashallah. Sa araw na ito ay ilalabas sana namin yung padala galing ng Pilipinas. Padala ng kanilang mga pamilya para sa gastusin nila. Pero ang nangyari, mukhang naging wanted pa si Saudi Boy Cowboy kasi hindi binigay ng remittance yung pera. Kundi sinabi, you have a big problem with this transaction. Kailangan ko raw tawagan yung Western Union. At alamin kung bakit. Tinatanong ko, ba't di ba ninyo pwedeng tingnan kung ano yung problema? Eh, hindi raw. Eh yun ang hindi natin alam. Mukhang hindi na yata okay ang kalagayan ni Saudi Boy Cowboy dito sa Saudi. Pero ba't tayo mawalan ng pag-asa? Gagawa natin ang paraan para matuloy din yung transaksyon. Kaya nga lang, sa araw na ito ay wala, mga kami doon sa city. Ganyan talaga, naunawa naman itong ating mga kababayan. At salamat sa mga nagmamalasakit, kanilang mga mahal sa buhay. At ayan po ninyo at maayos din yung problema. Hindi man sa akin ay sa ibang receiver siguro, makukuha yung padala. At yun ang ating pong update at narito ang ating mga katribo. Opo. Yan yun. Malino na malinaw. Healthy pa kami. Opo, opo, opo. Medyo okay pa. Oo. Kaya po mag-iingat po tayo lagi, lalo na sa pandemya na dumarating. Yun. Hindi po natin nakikita yan. At hindi po natin alam kung meron na po tayo o wala. Kaya kailangan po mag-iingat po tayo lahat. Oo. Para po sa atin yung kalagayan natin na talagang dahan-dahan po tayo sa mga taong nagigisalimuot po natin. Oo. Oh. Yan, mga katribo. At hanggang sa ngayon ay hinihintay pa nila yung resulta nung kwan sa embahada. Kaya relax, relax muna. Nandito sila sa aming feeling. Ayos. Bahala na ang langit sa kwan, mga sunod na pangyayari. Baka si Kapras mo, baka may kasabihin. Mabusan sa Pilipinas. Baka pamilya natin sa Pilipinas. Medyo tumatawa si Saudi Boy Cowboy, pero hindi tawang, kwan ha? Medyo pang-relax lang. Opo, opo. Hindi talaga ako masaya sa nangyari sa araw na ito, pero wala akong magagawa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi po natin alam kung ano magiging mayayari sa buhay natin na. Iyan ang sinasabi ko sa inyo na may hangganan ng magagawa ng tao eh. Di ba? Sige. Yan si Jemar, siya ang nagluto ng ating sabaw. Siya rin ang nagpili dun sa pan at mamaya papakita ko yung video kung paano niya tinimbang yung mga pan din. Paano ka, Francis? Francis, may hindi ka nalilang kabayan na sa Pilipinas. Kumustay mo? Yung mga pamilya mo? Wala nang mawala at nagiging kumusta para lang na yung sitwasyon natin dito. Oh. May gusto mo, ilapit natin. Si Kajibar mo, tapos ako. Si ano. Opo, opo. Di doon na lang sa ulam tayo, baka meron siyang sasabihin. Diba? Matawan. Hindi ko sabihin miya-miya pa. Ayan. Okay, kaya salamat sa inyo mga katribo. At nawa ayun na rin pa rin kaming subaybayan at kung hindi pa nakapag-subscribe o iba, mag-subscribe tayo para mag-subaybayan nyo si Saudi Boy Cowboy. Mamaya naman. O, di ba? Okay, kain na ako. Baka mamaya
maiwan na naman ako dito sa mesa. Notification bell. Oh, yun. Kaya na ako para update mo kayo sa mga new videos ni Saudi Boy Cowboy. Baka maiwan pa ako dito sa lamesa eh, ako pa maghuhugas. Yeah.